Kaya. Tayo ka, tayo ka, tayo ka! Baste! Anak! Tara na, kakain na! Maghahapunan na tayo. Tawagin mo na rin ang iyong itay. Opo, inay. Uuwi muna ako. Nitatawag ako ng nanay ko. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nay, Nay, gusto ko po pasok sa simbahan at matuto magbasa. Oo naman anak, tsaka matutuwa ang Diyos dahil maglilingkod ka sa Kanya. Bukas na bukas, pupunta tayo sa simbahan at kakausapin ang sakristan mayor para makapasok paroon. Pinagbutihan ni Lorenzo ang kanyang pag-aaral at paglilingkod sa simbahan. Kaya naman, nakuha niya ang buong tiwala ng mga paring Dominikano sa Binondo sa Maynila. Siya ay naging ganap na eskribano o kaligrapo dahil sa ipinamalas niyang galing sa pagsulat. Nagtrabaho rin siya sa opisina ng parokya de Nuestra Señora del Santísimo Rosario bilang tagasali ng mga dokumento sa simbahan. Lalong nahubog at lumalim ang pananampalataya ni Lorenzo nang mapabilang siya sa Cofradía del Santísimo Rosario at naging deboto ng Mahal na Birhen. Hindi naglaon, nakahanap ng kabiyak si Lorenzo, isang babaeng pinangarap niyang makasama sa hirap at ginhawa ng buhay, si Rosario, na biyayaan ng tatlong suplingang mag-asawa, isang babae at dalawang lalaki. Namuhay ng masaya at tahimik ang pamilya ni Lorenzo at Rosario ng ilang taon. Ngunit, ang kanilang mapayapang pamumuhay ay nagbago dahil sa isang malagim na insidente. Mga amiga, kamusta? Napalitaan niyo na ba? Isang Kastila ang pinaslang noong isang araw. Por Diyos, sino nagsangkong pumatay? At may isang Kastila pa! Hay nako, ang balita ko ay si Lorenzo pinagbibinta ang may sala sa kanya. Lorenzo? Ang mestizo eskribano ng ating parokya? Siyang tunay. Kaya nga pinaganap na siya ngayon ng mga guarda sa kanya. Kaya pala nagkalat sila sa nayon ngayong umaga. Ngunit hindi ako mapaniwala si Lorenzo ang gumawa ng ganoon. Napakabait niya at madasalin. Sigurado ba sila sa kanilang ibinibintang? Totoo man o hindi, isang bagay lang ang sigurado. Nasa panganib ang buhay niya. Hanggat hindi lumilito ang tunay na may sala sa krimen, siya at siya pa din ang ipiliin sa aso. Oo, mahal ko. Batid ko ang usap-usapan sa nain ngayon. Pinuntahan ko kanina si Padre Antonio upang humingi ng tulong. Iminungkahan niya na sumama ako sa kanilang pagmisyon patungo sa bansang Hapon. Aalis ka? Iiwan kami upang tumakas? Ganoon na nga. Ngunit ito'y panandalian lamang ayon kay Padre Antonio. Ang kanilang barkong sasakyan ay dadawang sa Formosa bago pumunta sa bansang Hapon. Doon ay magpapaiwan ako. Maghahanap ng trabaho at tumutuluyan. At kapag naging maayos ng lahat, maaari na kayo sumunod ng ating mga anak at doon na tayo maninirahan. Naintindihan ko, mahal ko.
Iisa lamang ang buhay mo, Lorenzo. At dapat nating gawin anumang sakripisyo ang kailangan upang mailigtas ka. Tulungan ka nawa ng Diyos na magsimula ng bagong buhay ng ating pamilya doon sa Formosa. Sa Diyos, walang imposible. Muli niyang bubuuin ang ating pamilya. Bukas, bago pa pumutok ang araw, ay lilisan na kami upang maglakbay. Rosario, ikaw na muna ang bahala sa ating mga anak at palagi kayong mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Sa palagay ko, nakabaka na tayo ng Padre Domingo Ibañez sa ating pagdating sa bansang Hapon. Si Padre Miguel, may misyong naghihintay sa atin sa lupain iyon. Sa ngayon, pagdasalan muna natin na makapunta tayo ng Diyas sa ating paruroonan. Jesus, bigyan mo ako ng pananampalataya. Minsan ay sinabi mo sa iyong mga alagad na kung sino man sa kanila ang may pananampalatayang singlaki ng maliit na buto ng mustasa, iyon ay sapat na upang mailipat ang mga bundok. Ang aking pagkalis ay isang mabigat na krus para mabata namin. Tulungan mo kami. Dahil sa ilang kadahilan ng politikal, hindi dumaong ang barkong sinasakyan ni na Lorenzo sa Formosa. Bagko si dumaretso ito sa isa na Okinawa sa bansang Hapon, na siyang labis na ikinadismaya ni Lorenzo. Sa kabila nito, buo ang loob ni Lorenzo na sumama sa pagmimisyon ng mga prayling Dominico na ipalaganap ang Kristyanismo sa dayuhang lupain. Akala ni Lorenzo ay natakasan niya na ang malagim na kapalarang muntik niya nang kaharapin sa Pilipinas. Ang hindi niya batid ay mas malaking hamon ang naghihintay sa kanila sa lupaing ito bilang mga banyaga. Sino kayo? Ang gagawin niyo sa akin? Paliwanag mga bagay na ito. Ang librong iyan ay ang Biblia, banal na aklat. Diyan nakatala ang mga aral ng Panginoon na siyang sandigan ng pananampalatayang Kristiyano. Ito naman ay hindi ba sa kahoy na inukit lang, simbolo ng pananampalatayang Kristiyano. Ito ang nagpapaalala sa amin ng kamatayan ni Jesus. Itong Jesus ba yun yung Panginoon? Oo, siya nga. Mahina. Nagdanas ng kahirapan, nagdanas ng kamatayan. Hindi may isapat yan. Kung ako sa inyo, itatalikuran ko na lamang ang pagiging Kristiyano upang makabalik ako sa aking pinanggalingang lupain. Palimutan si Jesus? Imposible! Hindi namin yan magagawa! Sapat na narinig ko ngayong araw. Tawal! Dapi dyan! Hindi makatao ang ginagawa nitong mga Hapon na ito. Bakit hindi na lang nila tayo hayaan maging Kristiyano? O kaya palayasin tayo mula sa kanilang bansa? Padre Antonio! Padre! Diyos, bisyagin kong Diyoso. Kete, isyagol? Mahina na ang kanyang katawan dahil sa labis sa pagpapahiya. Baka di na magtagal ang kanyang buhay. Pag ginawa ang pag-iyak, kumuha ng gasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat. Ipala naman ang anak sa Jesus. Sa pag-iyakin ng Diyos, malamang ang mga kasalan. Nagp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 
Diyos sumasa iyo.
pagdami ng kaso sa bahay lahat na yung paalam ng anak sa Jesus. Oh Diyos ko! Hindi ko na alam kung anong nangyayari sa akin. Hindi ko labas na maunawaan paano sa ganitong kalagayan ko natagpuan ang aking sarili. Wala ito sa aking plano. Natakasan ko ang mga pag-uusik sa akin ng mga Bastila. Ngunit mas malaki panganib pala ang naghihintay sa akin. Hindi ako handa! Sa dami ng lupaing pwede mong pagdalhan sa amin. Bakit dito pasok kung saan pumapatay sila ng mga Kristiyano? Bakit dito pa sa lupain kung saan kasalanan at kataksilan ang magkaroon ng marugdob na pananampalataya sa iyo? Panginoon, bakit? Halos buong buhay ko'y inilaan ko sa iyo. Naglingkod ako ng tapat, hindi ako tumigil kahit pa ako'y nagkaedad na. Sinunod ko ang iyong mga utos at namuhay sa paraang alam kong ikalulugod mo. Magiging ang sarili kong pamilya ay inilapit ko sa iyo. Ipinagpasa Diyos namin ang lahat dahil alam namin hindi mo kami pababayaan. Ngunit, Panginoon, bakit ganito ngayon? Ang nais ko lamang ay muling makapiling aking asawa at mga anak. Si Padre Antonio, napakabuting tao. Inaalay niya ang kanyang buhay para sa kanyang bukasyon. Bukasyon na dinala siya sa kamatayan. Hindi siya nagpatinag. Kahit anong gawin nila ay hindi kanya tinalikuran. Kaya naman mas malala ang inabot niyang pagpapahirap. Si Lazaro na ang nais lamang ay muling makabalik sa kanyang lupang sinilangan. Oo, nakabalik nga siya. Ngunit ano? Itinuring siya ang isang taksili sa paglisan noon sa kanyang bayan dahil sa pagsunod niya sa iyo. Pahihirapan din siya hanggat di napatatawad ng imperyo. Panginoon, ito po ba talaga ang nais niyo para sa amin? Ang magdusa ng labis at namatay para sa iyo? Ah! Hindi ko na alam! Diyos ko! Diyos ko! Hindi ko na kaya! Tulungan mo ako! Bigyan mo pa ako ng lakas at pananampalataya upang malagpasan ko ang ito. Upang itigil niyo ang pagpapahirap sa akin. Batid kong alam mo na ang sagot sa iyong katanungan. Kapag ba tinalikuran ko ang pagiging Kristiyano ay pababayaan niyo na ako? Siyang tunay. Hahayaan niyo na akong makabalik sa Pilipinas? Naintindihan ko. Kung gayon, magaling. Talikuran mo yung pananampalataya, tapakan ng krus na iyan. Hindi ko magagawa ang inyong nais. Hindi ko kayang talikuran si Kristo. Kapalit na kalaya ang mabuhay. Kung gayon, mga kawal, kunin ang taong yan, pahirapan, at piliting bawingin ang kanyang mga salita. Mga kawal. Ako ay isang Katoliko, at buong puso kong tinatanggap ang kamatayan
para sa Panginoon. Kung ako man ay may 1,000 buhay, lahat ng iyon ay iaalay ko sa Kanya. Gawin ninyo ang inyong nais.